morning mga kalapatid. Pupunta tayo ngayon sa San Pedro Laguna kay Sir Marvic Ramirez. Para sa akin, isa siya sa top 10 pansiyo dito sa Buon Laguna. So tara, biyahe tayo. Yun, nagsimula ako taong 2007. Tapos, nangungoleksyon pala ako ng ibon noon. So, talagang newbie. College student pala ako noon. So, medyo talagang beginner na beginner 2007 yun. Tapos, buti na lang na kapunta tayo agad sa magandang source. Si Florentino Fernando. Isa siya sa mga old player dito sa San Pedro. Kilala siya sa pangalang Puying. Siya yung unang ibon ko doon ang galing. Ito yung kauna-unahan kong ibon, 2007 to. Nakuha ko kay Florentino Fernando. Ito yung direct anak nung Victor Lim na Futurity. Tapos nakakross doon sa first overall na ibon niya. So, siya yung foundation bird ko na nagsimula. Dito ako maraming nakuhang achievement dito sa ibon na to. Nag-record na to sa hanggang dulo ng North, tsaka MacArthur, meron na rin itong napalabas. So, 2007, 2008, lumaro tayo ng Young Bird sa PFU. Doon lahat ng mga magagaling nung araw dito sa buong Laguna, no, naglalaro halos. Tapos yun, buti naman, kuha agad natin yung first overall. So, parang beginner's luck, parang gano'n yung dating. So, nakakatawa. Tapos nagtuloy-tuloy, 2008, 2009, pasok na naman tayo sa overall, tapos 2010. Kaya lang, graduate ako nung college nun eh. Pag-graduate ko, nakapag-apply na tayo, nakuha tayo ng isang company sa Makati. So, hindi na kaya nung time. So, sinacrifice ko munang huwag munang sumali, pero andyan lang yung ibon. Ito si Negro. First over, ano siya, champion ng Santa Ana sa North, first overall sa Triple Crown. At direct anak pa siya nung 2007 bird ko. Tapos, masasabi ko isa sa best producer kasi marami na itong nailabas na panalo sa akin. Tapos, yung recent na yung Santa Ana champion sa EBRX, tsaka yung Tacloban champion, tsaka yung Tacloban champion, anak nito. So, super maasahan tong pamilyang to, lalo na pagdulo na. Doon sila tumitira na lalo na pagdulo. So, siguro nakabalik ako noong 2013. Yung maayos na talagang nakabalik na ako ng tuluyan. 2013. Tapos yun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. Awa ng Diyos, nakuha naman natin lagi yung ano, panalo na hindi naman nawala yung sistema. Ito naman si Negro Jr. Apo siya nung foundation bird na Victor Lim. Tapos, ang tatay nito si Negro na. So, tinawag ko siya Negro Jr. kasi kamuhang kamukha niya si Negro, yung tatay niya. Ang bloodline nito, yun nga, yung Victor Lim Van Bundere na cross. Tapos, ang nanay naman niya, galing kay Jong Benko, yung Dick Van de Berg na ibon na nakakross naman sa Alpha Hen line niya. So, yan. Tacloban champion, second overall. Yung ibon, day bird siya ng Tacloban. Yung sa bloodline, yun nga, yung kay Florentino Fernando, ang ibon na yun is Victor Lim bird. Nakuha niya yan kay Jong Benko. So yung Victor Lim bird na yun, ibinread niya sa first overall champion ng South NRPC 2009 yata. Basta first overall din ang yun ng NRPC. Pinag-pair niya yun, yung kinalabasan nun, nakuha ko yung isang anak. So yun yung naging foundation bird ko. Tinatawag ko siya si Son of Futurity. So yung ibon na yun,
hanggang ngayon, actually ngayon wala na siya, baog na. Pero buhay pa naman. Tapos, yung mga anak-anak niya, nagpo-produce pa rin sa amin. Ito naman yung tinatawag kong si Cobra. Si Cobra naman, Tacloban finisher. Tapos, nag-finish din siya ng katiklan. Tumapos din siya ng katiklan sa yung ibo na to. Tapos, ginamit ko siya as breeder. Ang bloodline nito ay Divert, nakakross sa Vandenbroek. So ito yung siya yan. Tapos ang achievement nito, naglabas na to ng clapper ng Vasco Batanes. Tapos meron din tong inanak na Tacloban na ibon. Tapos yung recent winner ng APRX, yung first overall, yung Tacloban Paper Champion din doon. Bali ako na nito, yung ibon na to. Tapos nakapag-infuse tayo nung pagbalik natin ng 2013, makakuha tayo ng EBK kay Jong Benko, tapos yung Emil Dewart. Yun yung pinag-ikot-ikot natin. So, meron tayong mga bagong infusion. Sana mas malagpasan pa natin yung dati nating result. Kahit maayos na, syempre, hindi ka pa rin nagsasawang malagpasan yung taong taon. Ito naman si Snowy. Ito, direct bird galing sa mabait nating kaibigan, si Jong Benko. Sobrang mabait yun. Binibigyan tayo ng mga magagandang material. Ito naman yung nanay ng Vasco Batanes. Ito yung basic pair ng Cobra ko. So, lahat ng offspring nitong Cobra cross dito sa Snowy ko, sila yung nagpo-produce. Magmula sa direct anak nila hanggang dun sa kaapu-apuhan, nagkaklak talaga ng dulo. So, maasahan ko tong pairing na to. Ang bloodline nito is EBK, yung kinreate niyang bloodline, yung EBK. Si Big Nose, tapos kinross niya nga kay Snowy na ibon. So, magaling to, magagaling na family sila ng ibon. Galing kay Jong Ben. Ang sasabihin ko na lang, mapapayo ko lang sa lahat. Sa pagkukondisyon siguro, iwasan natin yung maaga pa lang nagkukondisyon na. Kasi ang ibon, kung talagang magaling yan, natural na malakas yan. Kahit walang tulong ng gamot or anong supplements, kaya yung umuwi niya siguro hanggang at least 150 kilometers pure water. Kung magaling talaga yan, umuwi yan. So, above 150, siguro try mo nang, ayan, magpa-flashing ka na. Kasi, dyan na yung chance na bumababa na yan sa palayan. So, dun ka palang mag-start, mag-flashing ka na rin, magbigay kang konting electrolytes para lang maano. Pero huwag ka munang magbibigay ng mga performance enhancer. Kasi nga, susunugin mo yung ibon mo. Wala pang derby. Wala ka na. Ito, isa doon sa mga Tacloban bird natin this year. Siya yung nag-fifth overall, second overall sa old bird ng PXE. Tacloban bird din siya. Lagi pa rin siya nung pinag-mix ko kasi yung Cobra tsaka yung parent side. So naglabas agad sila ng good result. Napatacloban ko agad, tapos naka, sa overall agad yung landay. Pero lahat naman ng conditioning kasi tama yan eh. Wala namang mali dyan. Kung paano nyo lang ibigay. Yung tamang panahon ng pagbibili. Yun lang yung dapat matutunan na lang. Ito naman si, tinatawag ko yung Queen Cobra. Direct daughter siya ni Cobra at saka ng Snowy. 10th overall. Tapos nag-Tacloban bird din siya. Tapos first overall siya sa triple crown. So maasahan talaga yung Cobra pairing ko yun. Saka yung Negro. So sila talaga yung pinaka basic condition ko. Tapos recently nga, yan, may mga bago naman tayo acquisition. Pang reviews naman sa kanila. Yun, sa pagbili siguro ng ibon, ano na lang, mag-research muna kayo mabuti. Tapos tingnan niyo yung record ng player kung ano ba yung forte niya. Kasi may mga player tayo na mga forte niya sa sprint. Meron tayong mga player na nagpo-forte sa superset. Meron din sa mga long distance races. So kung ang gusto mo makamit na resulta eh long distance, pumunta ka doon sa taong na yon. Kung gusto mo sprint race, doon ka sa taong yon. So may kanya-kanya kasi yan eh. So hindi mo pwedeng all-around bird mula sprint hanggang 700 kilometers, hindi yung ibon naman nanalo mo. Medyo kaya naman pero siguro medyo masuntok sa buwan. So mas maganda kung long distance bird, sa long distance ka talaga magpo-focus. Kung yun yung gusto mong makamit, yung gusto mong mabuha.
na panalo. So yun mga kalapatids, kasama natin si Sir Marvic. Maraming salamat sir sa pagpapaunlak ng interview. Sir, batiin mo mga gusto mong batiin sir. Binabati ko nga pala yung grupo ng bata ni Mayor, grupo ng San Roque dito sa sila Kuya Orly, tapos sila Kuya Salvis, San Vicente. Sino pa ba? Grupo ng BOD ng PXE. Yan pati. Oh, si sir. Joseph. Binabati ko po si Joshua birthday ngayon. So yun, maraming salamat sir. Kung nagustuhan nyo itong video ko, please like, comment, share, and subscribe. Salamat.